bilangin natin yung rocks na mamabulot na. Wag! The bugs. Protein yun. No, that's not protein. Sa Manila, yung ganitong bigas ay napakababa nung shot natin. Ayan. Sa Manila, yung ganitong bigas, yung iba, pinapang alaga na lang eh. Actually, walang ganitong bigas na binibenta sa palengke sa sobrang dumi nito eh. Uy, puro bigas na yung tinatapon mo! Pero ganito sa probinsya eh. Yung sarili mong ani, yun syempre yung kakainin mo. At madalas, pag pangkain, medyo low quality talaga yung bigas. Ganito yung pastime namin nung mga bata kami. Maglinis ng bigas. Actually, hindi pastime kasi syempre. Mandatory. Napipilitan lang kami. Gusto namin syempre maglaro. Pero hindi kami makakain kung hindi maglilinis ng bigas eh. Baby mangoes. Ulo, masira na yung bahay ni Edgar. Shoutout kay Sir Joby ng Ifugao Blades and Crafts sa Facebook. Sa kanya ko binili si Edgar. Edgar the Tracker Knife. Ganda nito oh. Ganda ng pagkakagawa. Ay, ito pala. Nakaukit ang pangalan niya. Sa mga interesado sa mga blades, kutsilyo, itak, nagawa ng craftsman sa mga lugar sa Mountain Province ay sa Cordillera, kay Sir Joby na kayo bumili ng Ifugao Crafts. Ifugao Blades and Crafts. Promise quality. At siguradong wala kayong kapareho sa bawat knife. Hmm? Sa mga nanghihinayang sa maliliit na manggang binabalatan ko ngayon, huwag kayong mag-alala. Mas manghihinayang kayo kapag lumaki to at nagsilaglagan lang dyan sa may puno. Dahil hindi naman nila to binibenta. Kasi hindi naman full season ng mangga ngayon. Sa mga mahilig dyan sa sukang tinimplahan o yung tinatawag na pinakurat, most recommended sa lagisan. Ating palang ulam ngayon ay yung lechon manok Ilocano na galing sa Triple M Lechon and Liempo sa Mangaldan, Pangasinan. Sila po ay located along National Highway tapat ng 7-Eleven ng Barangay Salay, Mangaldan, Pangasinan. Sila lang ang nakitaan kong gumagamit ng dahon ng kalambuaya na trademark ng Lechon Ilocano. Pag hindi nyo pa natitikman ang may kalambuaya lechon, sinasabi ko sa inyo, hahanap-hanapin ninyo. At opo, meron nang angaruling dahil tayo ay backyard camping lang ngayon. Katabi lang namin yung kalsada. Thank you. Thank you.
Kasi syempre, yung iba, hindi naman, hindi mag-agree na mag-stick ka lang sa isang paraan porque yun lang yung gumagana. Kasi nandun yung tinatawag na, ano ba yun? Going out of your comfort zone, diba? Ikaw ba? Susugal ka bang mag-explore ng ibang paraan para ma-accomplish yung isang bagay? Kung alam mo, meron ng, kung meron ka ng subok na way at napatunayan mo ng effective. Siguro, susugal kasi nandun yung growth eh. Hindi mo malalaman na may baka mas ibang umubra kung hindi ka susugal. Diba, malay mo, tama kala mo ba? Effective din ginagawa mo, tapos yung pala. Meron palang mas madali. Oo, o kaya may mas maganda yung resulta, diba? Hmm, tama naman, my point. Kasi wala eh, hindi mo trina yung ibang mga options eh, na tingin mo naman, pwede, pero natatakot kang isugal kasi baka mamaya pumalya, diba? Tingin ko hindi siya absolute na kumbaga siya lang yung tama at applicable sa lahat ng klase ng tao at sa lahat ng klase ng sitwasyon. Siguro yung risk din. Kailangan mo rin kalkulahin yung risk nung itataya mo. Kasi kung hindi naman ganun kalaki yung risk, halimbawa kung susugal ka sa bago, pwede. Kung tingin mo naman after nung sinugal mo hindi man ganun yung damage na magagawa sa'yo. Kung mag-fail. Sa pamilya mo, sa buhay mo, financially, mentally, ganyan. Okay lang. Pero kung makikita mo siguro yung risk na talagang 100% guguho lahat o walang matitira sa'yo, madedrain ka after, siguro pwede mong pag-isipan yun ng malala talaga na. Baka, siguro. Baka wag muna o baka hindi pa yun yung time o baka hindi talaga. Ganyan. Tingin ko yun yung deciding factor. Uh-huh. Kung nahihirapan tayo na mamili kung magsistick ba tayo sa nakasanayan natin or kung susugal tayo sa bago, yung risk, yun ang kailangan nating kalkulahin. Kakayanin ba natin na mawala kung anong pwedeng mawala kung matalo tayo dun sa susubukan natin. Yun na yun. True. Nagsalba sa aking pagkahilig sa kape, brewed coffee, dahil yun nga, nabanggit ko nung mga nakaraan na bigla akong naging acidic every time na magbo-brewed coffee ako. Buong araw akong naduduwal na parang may isusuka pero wala naman. Simula nun, puro instant coffee na lang ang iniinom ko. Until, kinatikim tayo ni Boy first time ng Instabrew. Lance Instabrew. Bigay daw sa kanya ng kapwa niya, Philippine Looper, nung awarding. Natin dito sa Cordillera. Hindi ko alam kung anong scenario madadaanan natin. Kaya kung mayroong farm mo na gusto mo. Nag-decide kami na ano, mag ilog. May pinost kasi yung chewing ko kahapon na ilog dito sa may bayan ng San Fabian, bayan ng lolo ko. Na hindi ko pa napupuntahan dati. No, hindi ko pa napupuntahan ever. And curious kami at may oras naman. Kaya dumiretso kami dito. Ang barangay ay Ambalangan Dalen o sa translation ay Pulang Lupa. Basta ay feed nyo lang sa Google Maps yung ilog. Ilog, Ambalangan Dalen, San Fabian. Dito kayo idiretso sa kinalalagyan naming ilog ngayon. Kaya ng ano, kaya ng sedan.
sanang makapag-balance ng tatlong malalaking bato para maangas. Kaya pinilit ko at inabot ako ng higit na isang oras. Pero wala akong nabuo. Okay lang naman. Meron pa namang ibang pagkakataon na pupunta ako sa ibang ilog at susubok ulit. Pero hindi yun ang punto ng bahaging to ng video. Na magdesisyon kasi ako na huminto sa pagbabalanse dahil napagod na rin ako. Hindi ko na malaya na oras na pala para umuwi na kami. Lumipas ang oras na hindi ko nasulit ang pagkakataon kasama ang anak ko. Na siyang pinakadahilan ko kung bakit kami nagpunta dito. Na makapag-bonding kaming pamilya at makagawa ng bagong memories. Ayos lang namang maging focus sa mga goal natin. Yun naman talaga ang dapat. Pero paminsan-minsan, huwag nating kalimutang huminto para i-enjoy ang moment kasama ng mga mahal natin sa buhay. Ang pangarap andyan lang naman yan. Isa pa, wala namang kasiguraduhan yan. Ang tanging bagay lang na sigurado ay di na natin mababalik ang mga oras na lumipas na dapat ay kasama nating masaya ang mga taong importante sa atin.